balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. So sa kakalabas pong mga mandato mula sa WBC, opisyal na po ang kanilang utos na kailangang depensahan ni Gary Russell Jr. ang kanyang WBC featherweight belt. Kontra sa galing sa title eliminator match na si Boholano boxer Mark Magnifico magsayo. Bali ayon nga po sa rules ng WBC, magkakaroon po ng palugit na 6 na buwan ng kampo ng kampyon para isagawa ang laban. Ngayon kung sakali nga pong ayaw ni Gary Russell Jr. na labanan pa muna ang Filipino top contender, may option siya na magbayad muna ng step aside fee. Pero ito po ay kung papayag naman ang kampo ni Mark na tanggapin ng inaalok na halaga para wag munang matuloy ang kaniyang championship fight. Bagay na malabo dahil ayon nga mismo kay Magnifico, hinug na siya para lumaban sa kampyonato at itong mandato na lang galing sa WBC ang kanilang inaantay. At kung sakali nga po na si Russell ay piliin na lamang na bakantehan ang kanyang belt, wala po yung problema sa status ni Magsayo dahil hahanapan na lang siya ng WBC ng kapares para sa nabakanteng belt. Mapunta naman po tayo dito sa isa pang mandatory fight na inilabas ng WBC. Maging si WBC Bantamweight Champion Nonito Donaire ay may assignment rin na kailangang tapusin. Ang undefeated interim champion na si Raymart Gabalio ay itinalaga na rin nila bilang kanyang mandatory challenger. Medyo tricky po ito sapagkat ayon sa dalawang kampyon na sina Nonito Donaire Jr. at Janriel Casimero, willing nga raw silang harapin ang bawat isa at may kailangan lamang maayos sa parte ng WBO champion na ihinayag na wala siyang inaatrasan at kailangan lamang niyang makita yon pong kontrata para kanya nang mapirmahan. Ngayon dahil nga ayon kay The Filipino Flash ay may slot umano siya sa Disyembre, regardless kung sino ang kanyang makakaharap, tumatakbo po ang oras para kay Cuadro Alas para maayos ang mga dapat ayusin sa pagitan niya at ng kanyang promoter. At kagaya nga po ng nasabi natin kanina, pwedeng ikonsidera ng WBC na wag munang ituloy ang mandatory fight kung may wrong step aside fee na ibibigay kay Gabalio, lalo na kung makumbinsi ang WBC na maganda rin para sa kanilang organisasyon ang unification sa pagitan ni WBO champion Cuadro Alas at WBC champion The Filipino Flash. May maganda nga ring balita para sa Sandman Promotions na may hawak kay Gabalio sapagkat ang isa pa nilang alaga na si former WBO Bantamweight Champion Marlon Tapales ay posibleng mapalaban na naman sa isang World Championship. Sa Facebook post nga ng Sandman, lalaban umano ang tinaguriang The Nightmare kontra sa kagaya niyang dating WBO Bantamweight Champion na si Hiroaki Teshigawara. Ito pong si Teshigawara ang kasalukuyang OPBF Bantamweight Champion at may record na 22-2-2 with 15 KOs. Ang laban nga po ng dalawang top-rated Super Bantamweights na ito ay isang IBF Eliminator match at kung sino ang mananalo, siya ang pinaka-priority na humarap sa Unified WBA at IBF Champion na si Murujun Akmadaliyev, nakakapanalo lamang kontra kay Ryusuke Iwasa. Sa November 6 sa US, maaaring magkaroon ng undisputed super middleweight champion. Ang unified WBC, WBA at WBO super middleweight champion na si Saul Canelo Alvarez ay lalabanan ng IBF champion na si Caleb Plant. Naging mainit nga po ang kanilang press conference dahil sa una pa lang nilang face-off, naging physical na po ang dalawa. Habang nagpapalitan nga sila ng salita, biglang itinulak ng Meksikano ang kanyang katunggali. At nang lumapit pa nga uli itong si Plant, sinubukan niyang bumato ng kaliwang sampal na hindi nga lang tumama ng maayos at daplis lang. Dahil mabilis-bilis rin ng reflexes nitong si Canelo. May counter nga rin ng Unified Champion pero buti nga po dahil parehong open palm na siguro nga po ay para protektahan ng kanyang kamao na huwag magkaroon ng injury. At syempre hindi naman ito yung kanilang tunay na laban kaya hindi kailangang magkasakitan ng todo. Si Ryan Garcia nga rin na may mandatory fight kontra kay Joseph Diaz ay may komento dito sa nangyaring insidente at sinabing dito palang na-counteran na agad si Plant kaya sigurado umanong magiging mahirap na laban ito para sa kanya. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, prodigy.